Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 28, 2022 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kahapon ng 6 PM, yung LPA na minomonitor natin ay nasa loob na nga ng ating area of responsibility at kaninang alas 3, huli itong namataan sa layong 1,240 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. At meron itong posibilidad na ma-develop into a tropical depression within 48 hours. At ayon nga sa ating latest analysis, yung track nito is generally northwestward or northward, malayo yan sa ating kalupaan. And then nakita din natin na wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa, maliban na lamang sa yung trough nito ngayong araw ay magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, southwest monsoon pa din yung umiiral sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, kung saan ngayong araw meron pa rin tayong mararanasan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito yan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, maulap na kalangitangan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat pa rin yung mararanasan dito sa bahagi ng Occidental Mindoro, maging sa lalawigan ng Palawan, kung saan paalala pa rin po sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay meron pa rin tayong mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot pa rin ng habagat at ng mga localized thunderstorms. And ngayong umaga, makakaranas din itong western section ng Central at Southern Luzon ng mga isolated ng mga pag-ulan. And also, pagdating ng hapon at gabi, ay mas tumataas yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan. And during severe thunderstorms, posible pa rin tayong makaranas ng mga kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan at na maaari itong magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay maaaring maglaro mga 25 to 33 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio ay 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay 24 to 33. Sa Legazpi ay 25 to 32. Sa Tagaytay ay 22 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa ay 24 to 30. At sa Kalayaan Islands ay 24 to 29 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, meron din tayong mararanasan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa Eastern Visayas, maging sa bahagi din ng Caraga Region dahil yan sa trough ng low pressure area. Kaya mag-ingat po at maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan at meron lamang tayong mga isolated ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius, samantala sa Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malayo mga kapalaot yung mga kababayan natin, mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan natin maglalayag, lalong-lalo na yan dito sa kanlurang bahagi or sa kanlurang dagat baybayin ng Luzon, kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, bukas ng Huwebes and by weekend, na-expect natin na dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Baguio City, Legazpi City at Metro Cebu, in the next 3 days, magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan at meron lamang tayong mga chance pa rin ng isolated ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot yan ng mga localized thunderstorms. And muli po, during severe thunderstorms, posible pa rin tayong makaranas ng mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya patuloy po tayong mag-ingat at maging alerto. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay 16 to 23.
sa bahagi ng Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius at sa Metro Cebu naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Davao bukas, meron lamang tayong mga isolated ng mga pag-ulan, pagkulog at pagidlat. And by Friday and Saturday, nakikita natin yung posibilidad na magiging mas mataas yung mga tsansa ng mga pag-ulan, dulot naman yan ng easterlies. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura dito sa Davao ay maaaring maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:46 ng umaga at lulubog mamayang 5:48 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates sa ipapalabas ng PAGASA at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph.